ang namamatay para sa sarili lamang. Okay, yan. Dapat po isabuhay po natin. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Napakagaling. Yung po ang kanta po natin. At alam po ba ninyong galing sa salita ng Diyos yan? Opo. Yes, it is. Ito po yun. Iginawa po ito ni Father Ontiveros. Yes. At ito po yung kantang ito ay una kong napakinggan noong nag-hunger strike si Ninoy Aquino. I was 14 years old. Santuario de San Jose po. Yes. Nandun sila Jokno, Kanyada. Yes. Jerry Rojas, yes. Lahat po ng kanyang oppositionista, narinig ko ang ganda ng kantang yun. Pero yes, yun ang dapat, isabuhay po natin, hindi pwede spurus, daldal naman tayo, kantahan lang tayo. Dapat makita po natin na mahal natin ang kapwa natin Pilipino, na hindi natin papayagan na itong katiwalaang ito, papalampasin na naman natin. Wala, lahat po sa atin. Pababayaan na naman natin. Pababayaan, baliwala ho sa atin. Opo. So, sinasabi ninyo na ang inyong layunin ay magkaroon po ng ganitong klase ng pagkilos para sa isang namumuno, isang maluluklok sa Senado, sa palasyo o kung saan man dito sa ating bansa, na kailangan isabuhay niya yung pagmamahal sa kapwa katulad ng pagmamahal sa sarili. Totoo po yun. At doon ho ka lang kasi makukonsyensya po itong mga trapo natin, mga politiko. Into admitting, halimbawa, tumatakbo po ngayon si Ferdinand Marcos Jr. Ang malay ko siguro, yung ninakaw ng kanyang ama, who is listed in the Guinness Book of World Records as the biggest plunderer, naghukay po sila ng isang butas po noong 1986, Lagi lahat ng ninakaw pera, ngayon ginagamit na para sa kampanya. Ayun ang matindi. Ayun ang matindi. Ayun ang matindi. Ang hiningi ko na naman po, humingi ng tawad na ang aking amay magnanakaw, nakasama sa bayan po natin, eh ngayon magiging senador na naman. Eh dahil yun po ang aral na nakuha ni Ginang Arroyo. Kasi si Marcos, pinakawala niyo, si Imelda, nandito, ni hindi nakakulong. Ano pa ang mangyayari sa bayan natin? Yun po ang original sin eh. Pinabayaan po natin ang katiwalian. Ayan. Kung yun, pagbibigyan na po natin, yes, wala po talaga mangyayari dahil yun ang aral na kukuha ng ating kababaan. At dahil yun ang aral nila, po natin, makakawala po kayo. No? May problema po sa ganong klase ng sitwasyon. Of course, meron naman pong ibang pananaw ang mga pamilya Marcos ukol sa isyong ito. At malalaman po natin yan dahil sumang-ayon na rin po ang kampo ni Bongbong Marcos na makipagpanayam sa atin dito, sa ating himpilan. So tatanungin din po natin yung ganyang klase ng mga issues. Isang-isa na lamang po, ano po ang magiging papel ng Diyos sa isang Senador Martin Bautista? Ang Diyos po, ang mahalaga po sa isang tao sa aking palagay bilang manggagamot ay takot sa Diyos. Takot sa Diyos. Sinasabi ko nga po sa inyo to dahil nakikita ko po araw-araw ang dami kong pasyente. Yes. Nakikita ko may mga iba namamatay 40 anyos, 30 anyos, atake sa puso. Maiksing maiksi lang po ang buhay natin dito. At tayo rin po ang huhusga sa sarili po natin sa katapusan ng buhay natin. Ang kahulugan ng buhay po natin ay makukuha lamang kung gaano natin gaano po tayo nakatulong sa ating kapwa-tao. Apo. Andun lang po, that is the one measure by which we will measure ourselves. How much service we were able to give our fellow man. Ako po ay manggagamot sa Amerika, maganda ang buhay ko po ron. Pero iniwan ko po yun dahil nakita ko nga po eh, maiksi ang buhay natin, hindi ko po maitatangay po ito sa langit. While we are here, we have to fight for what we believe in. We have to be prepared to die for what we believe in. And one of those that you believe in would be serving our countrymen, because that is what precisely God and our Lord Jesus Christ have commanded us to do. Yun po ang kanyang utos. For whatsoever you do to the least of my brothers, you do to me. Yeah. Yun po ang pinakamahalaga naman. Hindi ko, ang pinaglalaban ko po rito, hindi kayo. Kaya po, abogado, malakas po kayo. Kaya yung mga mahihirap natin, na walang boses. Yung mga walang boses, walang kinakain. Kaya nga sinasabi nila, RH Bill, right to life is good. Yes. Pero dignity of life is good. Pero kumpletuhin po natin yun. Dignity of the human person. Hindi na maaaring bigay tayo ng bigay na utos. Bawal ito. You give them burdens too heavy to carry, but you don't lift a finger to help them. Kailangan po natin humihingi ng tulong ang ating mga kababaihan. Grabe hong abuso. Grabe hong ang violence sa mga
probinsya, sa mga mahihirap na parte ng ating bayan. Kinakailangan bigyan po natin sila ng education, bigyan po natin sila ng tulong, hindi na lang puros utos, utos, utos kung anong pwedeng hindi gawin. Ayan, napakaganda po ng ating talakayan kay Dr. Martin Bautista, kandidatong senador ng Liberal Party. Ayan, isa lang pong paalala ha, kung kayo po ay nagkaroon ng pagpapala dito po sa ating naging panayam, itatandaan po ninyo ang unang makikita nyo sa balota upang maalala nyo ang Dr. Martin Bautista ay Bautista. Importante Bautista. Po yun, ha? Opo. Pero Bautista. Ha? Dalawa po kami tumatakbo na Bautista. Ah, teka muna. Meron ba? Sino si ba? Si Attorney JV po. Oh! Ayan, oo. Kaibigan mo po si Attorney. Kamagalang pangako kami. Pero, aha. Meron so, pong isang abogado, meron isang doktor. Oo. So, sinong mauna sa inyo sa listahan? Si Attorney siya. So, Bautista JV siya. Ikaw naman, Bautista Martin. Martin. Doktor. Doktor. Opo. Ayan. Kailangang Martin Bautista ang kanilang pipiliin. Opo. Kung nais nila na yung mga tinalakay natin ngayon ay magkaroon ng kaganapan. Ganun po yun. Ganun po dapat yun. Then for a politician po to become effective, yes, we have to win. That's we right. We have to win elections. Uh-huh. Kinakailangan pong maisulong natin ang ating mga advokasya, uh-huh, sa epektibong pamamaraan. Right. Alright. So, kung nais ninyo na magkaroon ng ngipin o pangil, yan pong anti-dynasty law. Ayan. Ibig sabihin, gagawa po kasi si Senador Martin Bautista ng batas na pipigil na dyan sa patuloy na pamamayagpag ng mga magkakamag-anak sa mga posisyon sa pamahalaan. Kung nais ninyo na yung pong 90% ng tao ng budget sa infrastruktura ay aalisin doon at gagamitin upang ibayad at itaas ang sweldo ng mga naglilingkod sa pamahalaan. Ayan. Yan po yan. At kung nais ninyo na ang mga nanunungkulan dito po sa ating bayan ay magkaroon ng tunay at totoong takot at pagmamahal sa Diyos sa kanilang paglilingkod, Bautista Martin ang kanilang lalagyan ng shape. Ganun okay? Po yun. Ganun po yun. Alright. Bibigyan po natin ng pagkakataon ng ating panauhing makausap ang sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mensahe. Dr. Martin Bautista. Ako po ay humihingi ng tulong sa inyo para po sa ating mga anak at sa ating mga apo. Malubhang malubha na po ang kalagayan ng ating minamahal na bayang Pilipinas at kinakailangan na po natin ng himagsikan na mapayapa. Kinakailangan baguhin po natin ang ating mga ginagawa over the last 40 years dahil hindi po umuubra itong mga ginagawa po natin. Kinakailangan pong baguhin po natin to at mag-uumpisa po dapat tayo sa mga baguhang politiko. Kinakailangan pong bigyan natin ng pagkakataon ang mga bagong Pilipinong nagnanais magbigay serbisyo sa sambayan Pilipino. Ang nangyari po kasi ngayon, lahat ng mga may kaya, lahat ng mga may kakayahan ay natatakot lumahok sa politika po natin dahil napakamahal at napakadumi. Kinakailangan pong tanggalin po natin yung takot na yun. Kinakailangan pong tayo magkaroon ng tapang at ibigay po natin ang ating sarili sa ating bayan, pakita po natin sa kanila that no price is too steep kung gagawin po natin to sa ating bayan. Ito po si Dr. Martin D. Bautista, ang isang manggagamot na tumatakbo po sa Senado. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po, Dr. Martin Bautista. At salamat din po sa mga nakasama natin dito po sa ating palatuntunan ngayong umaga at dyan po sa Zamboanga City, sa DXAS, Far East Broadcasting Network, sa Zamboanga City. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din siyempre sa Bag Cable Network Television Mindanao sa inyo pong pagsasempupuid dito po sa palatuntunan ito. At salamat po ginoong Bert A. Gorgonio. Maraming salamat din siyempre kay Pastor Jojo Julian na nakasama natin sa pakikipagpanayam kay Dr. Martin Bautista. Salamat po kay Pastor Richard Tampos ng Davao City, kay Evangelist Pablo Tagarda Jr. ng Davao City at Panabo. Maraming salamat po sa inyo lahat sa inyong pagsama dito po sa ating palatuntunan. At tabayanan po ninyo, maya-maya ng konti, bibigay namin po sa inyo ang ilang mga kakampi mo ang Batas Radio Column. Pagkatapos maming alas 8, makakasama po natin si Pete Ampulokyo Jr. at si Peter Ledesma sa kanilang Star Chikahan para sa pinakahuling chismis. Yan, chismis ba? Para po sa mga paborito niyong artista at showbiz personalities. Okay? Mamaya po ng alas 8.15, makakasama po ninyo ang ating kaibigan si Attorney Noy Makatangay para po sa kanyang Voters Education Program
Kaya lang ang pangalan po niya ay Coffee with Jess Paredes. Batay po doon sa naunang nakahawak ng kanyang